Bantay sarado ng mga pulis ang bayan ng Socorro sa Surigao del Norte bago ang pagdinig ng Senado bukas kaugnay sa mga reklamo sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ang mga residente nangangambang may sumiklab na gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Masabi ko lang, yun na ang panahon nga kinarma siya ng Diyos. Yun ang totoo. So may karma pala yung ginawa niya. Walang pagdadalawang isip na binatikos ni Tatay Edgardo ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI at ang leader ng grupo na si J. Renz Quilaro o mas kilala sa tawag na Senyor Aguila. Masama pa rin ang loob ni Tatay nang magkasakit daw ang anak niya. Napabayaan kasi siya ng manugang ito na sumama sa grupo ni Senyor Aguila. Hindi na raw bumalik ang kanyang manugang na ipinakasal na pala ni Senyor Aguila sa ibang miyembro ng grupo. Bagamat hindi naging matipid si Tatay Edgardo sa pananalita, aminado siyang may pangamba ito sa katahimikan ng kanilang isla. Sir, natatakot ba kayo ngayon? Ano nararamdam? Ay, siyempre naman. Marami namang mga sinasabi sa taga doon sa Kabihan na hindi maganda. Simula ngayong araw, mas abala mga otoridad sa mas mahigpit na pagbabantay sa bayan ng Socorro sa bisperas ng Senate hearing kaugnay sa mga reklamo sa SBSI. Nagdagdag na ng tauhan ng Surigao del Norte Provincial Police Office at Socorro Municipal Police Station kanina. Sa checkpoint nga, isa-isang pinara para inspeksyonin ang mga sasakyan. Katuwang dyan ng PNP ang mga tauhan ng Philippine Army mula sa 30th Infantry Battalion. Naiintindihan naman daw ng ilang residente ang mas mahigpit na pagpapatupad ng checkpoint. Ang ilan sa kanila, aminadong natatakot sila sa mga posibleng mangyari. Natatakot din kasi baka anong gagawin nila. Okay lang po yung may checkpoint para po sa safety ng lungsod at saka kung ano man po mangyari sa kinabukasan. Sa ngayon, isinara sa mga hindi miyembro ng Socorro ang sitio Kapian kung saan matatagpuan ang komunidad ng grupo. Kaya nang hihinayang ang mga guro ng Alternative Learning System o ALS ng DepEd Division of Surigao, Socorro East District na hindi muna makapagturo ng face-to-face classes sa sitio Kapihan. 300 mag-aaral daw sa elementarya at high school ang apektado. Bukas na magsisimula ang pagdinig ng Senado kaugnay sa mga isyong kinakaharap ng Socorro Bayanihan Services. Ayon sa LGU, nasa Maynila na ang leader ng SBSI na si Senyor Aguila para dumalo sa hearing pero wala pang kumpirmasyon dyan ang grupo. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.